Kain guys! Galing kami sa baba dahil ako ay nagpa-pedicure. Kaya lang, ang aking busaysay paglabas ng salon ay nakakita ng pagkain. Nagugutom daw po siya. Kaya naman, binilhan ko siya ng kwek-kwek. At ayun, pag-uwi namin ng bahay, sobrang init dahil sira ang aming air cooler. Tsaga kami ngayon sa electric fan. Napaka-init ngayon dito sa Quezon City. Kauuwi lang po namin. Galing kami ng Bulacan, doon sa parents ko. So, mga 2 days kami doon. 2 days kaming nagbakasyon doon ni Sasay. Ayaw na niya umuwi. Dahil sa dito sa bahay ay sobrang init. Eh, wala naman kaming choice kundi umuwi sa bahay. Kasi yung bahay, pag hindi namin nauuwian o walang tao, syempre, diba, naalikabukan, kailangan pa rin na tinatauan yung bahay. Dati 1 week bago kami umuwi. Ngayon, 2 days lang sinundo na kami ng aming dadayo. Maraming salamat pala doon sa mga taong tumatangkilik sa aking sideline, sa pagre-reban at sa nail extension. Kilala nyo na po kung sino kayo. May schedule na naman po ako para sa Webes. Home service po yun. 2 sila sa Webes. Busy day na naman tayo itong week na ito. Okay lang kasi kahit papano, kahit isang beses o 2 beses sa isang linggo, ay meron pa rin sideline na dumarating kay Mami Shy. O, makatulong ako sa aking asawa. Kailangan din makaipon dahil si Sasay malapit na yung pasokan nila. Daycare pa rin siya kasi hindi siya tinanggap sa kinder. Dahil yung kanyang birthday ay hindi pasok doon sa required, doon sa may banlad dito po sa Tandang Sora, Quezon City. Kaya imbis na kinder siya, balik daycare siya. Medyo baby pa daw yung age niya, pero po sobrang tangkad niya, para na siyang grade 1. Kaya naman, more sideline, mas maganda. Para makabili kami ng gamit ni Sasay nang hindi umaasa sa aming daddy-o dahil marami rin siyang binabayaran. Ganun naman talaga ang buhay, hindi kompleto ang buhay ng tao kung wala tayong utang or wala tayong binabayaran. Ika nga, Judith. Meron tayong Judith tuwing end of the month. So, mas maigi na hindi kami lumalabas. Kasi pag lumalabas kami, napakabilis ng pera. Ubus talaga. Hindi kagaya pag nasa loob lang kami ng bahay mag-ina,
nakakatipid kami. Ayun, kailangan bumiyahe ng aming daddy-o. Minsan, gabing-gabi na kung umuwi yon para lang meron siyang mauwi. Nakita dito sa bahay. Yung iba, akala nila pag Grab driver ka, sobrang laki ng kita mo. Actually, malaki naman po talaga kung sarili mo siguro yung sasakyan. Pero dahil sa yung asawa ko ay may amo, yung sasakyan ay sa kanya, inuwi po sa bahay. Meron pong boundary yon araw-araw. So, kailangan niya talagang bumiyahe. Eh, yung asawa ko, gusto niya, ang naiuwi niya ay medyo malaki dahil nga, dami niyang binabayaran. And hopefully this year, matapos na yung mga pinagkakautangan niya dahil nung nasa angkas siya, medyo malakas din naman yung kita pero hindi araw-araw. Kaya nung nag-grab siya, ayun, medyo nakakaluwag-luwag na, ika nga. So, kasi, ayaw kasi namin na umasa sa parents namin, lalo sa parents ko. Halimbawa, pag may sakit si Sasay, mas gusto ng asawa ko na yung ginagastos namin is na dudukot niya sa sarili niyang ipon. Ayaw niyang iasa sa iba, kahit naman ako eh. Ayokong iasa sa iba. Kaya, masaya ako na yung asawa ko, alam niyang responsibilidad niyang isang ama. Nakakatuwa lang kahit minsan wala kang marinig kung anong plano niya sa buhay. At least, madiskarte siya pagdating sa pera. Lalo sa pangangailangan ng bata, ng anak niya, lang, ang gusto niya kasi pag may sakit, pag may emergency, merong madudukot. Ipon nga daw, ika nga. Kaya sobrang discarded nun, as in. Kaya minsan, nagtatampo ako minsan sa kanya kasi minsan gabing-gabi na siya uuwi, tas maaga siya aalis. Sabi ko, baka mamaya yung kita mo ay kulang pa pag nagkasakit ka, wag naman sana. So, ayun guys, patutulugin ko po muna ang aking baby dahil sa hapon na nakaugalian at nakasanayan po niyang matulog. Launa, alas 2, start na po siyang matulog niyan. Pero dahil sa ang magiging pasok nila ay hapon, medyo mag-a-adjust kami. Sinasanay ko siya na minsan hindi matulog ng maaga or ng tanghali para once na mag-school na siya, ay hindi siya antukin pagdating sa klase. Kasi face-to-face na po sila. At ayun lang po. For today's video, maraming salamat sa inyong panonood, sa aking mga upload. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming mag-ina, sa aking pamilya, at ganoon na rin po sa mga tao na hindi man kami kilala, ay patuloy pa rin ang pagsuporta sa aming channel. Maraming salamat guys, sa uulitin pong muli. Bye! Paalam po! Kung bago ka pa lang po sa aming YouTube channel, don't forget to like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para always kang updated sa aming bagong video. Yun lamang po. Maraming salamat. Goodbye!